Hello guys, isa na naman po magandang hapon sa inyong lahat. So, andito tayo ngayon sa bahay. Wala tayong gala. So, meron kaming, pumunta kami ng bukid. So, first time ko makakita ng ganito kalaking ube. So, di ko alam kung meron ito sa ibang lugar. So, siguro, for my own opinion, sa akin lang, ito lang yung pinakamalaking ube na nakita ko. So, check natin. So, ayan po siya. Ganyan po. Ayan. Yung isa, medyo maliit lang, kaunti. Ito yung pinakamalaki. O, titimbangin mo. So, susubukan namin timbangin yung ube na to. Ayan, yan po. Kasi walang makikitang nagtitinda ng ganito kalaking ube. So, ayan. So, sobrang laki po siya. So, susubukan namin timbangin. Timbangin natin. Ito muna yung maliit. Subukan natin. Oop, 6 kilos. Mayigit. Sabihin na natin 6 and 1 half. So, yung isa. Mukha natin. Yeah. Mas mabigat, 6 kilos yung isa. So, mukha 10 kilos. So, ayun nga, yung expectation, lumagpas nga. Lumagpas sa 10 kilos. Ayan yung tatayo talaga. So, yun. Yeah. Ayun, nakatayo na siya. So, 11-1 up. O, yan po. Tingnan nyo. Hindi po inanuan, ha? Hindi po pinabigatan. So, yan. So, yun talaga ang timbang niya. 11 and 1 half. So, kung susumahin, kasi sa isang puno lang tong dalawa na to, isang, 6 and 1 half at saka 11 and 1 half. Ganito ang forma niyan. O yan, ganyan yung forma nung nahukay namin. Muntik na nga maputol yung isa. Buti nga hindi namin, sinaga namin hukayin na nakaganyan. So, yun po, napakalaki. So, halos kulang mag-20 kilos. 6 and 1 half at saka diba? Diba? Okay. So, yun po guys. Anong masarap na luto? Ubi jam. Ubi jam. At saka, ano pa ba? Ice cream daw eh. Pwede daw sa ice cream tayo. Sabi ni mama. Eh, sabi ni mama. So, pwedeng ice cream. Oh, may ubi nga sa di ba? Sa ice cream nga. Pwede gawing ice cream. So, yun po.